Hello! Magandang araw po sa inyo lahat. Sis Morgasport, pinayaran po ito. Kung bago kayo sa channel ko, huwag niyong kalimutang mag-subscribe pagkatapos niyong manood ng aking vlog or mga videos. Meron naman po tayong reaction na video or vlog tungkol doon sa napipintong pagsasara ng ABS-CBN. Oops! ABS-CBN fanatics din ako. Actually, napakahilig ko yung manood ng mga teleserye noong hindi pa ako nagbablog. Pero ngayon kasi focus na ako sa pagbablog eh. Napakaraming teleserye, halos lahat ng mga artista, shows, pag ganitong nakaupo lang ako dito, pinanonood ko just to kill the time. Reaction po ito tungkol dun sa ABS-CBN issue na napipinto pagsasara nitong March. Nakasalukuyang nandoon na, if I'm not mistaken, nandoon sa Senado at inihiring na. Bilang isang manonood at avid viewer ng TFC, mga teleserye ng ABS-CBN, syempre, masakit, malungkot din sa loob mo bilang isang manonood na malaman mo na ganun. And I feel sorry doon sa mga empleyado, maliit man, malaki, na mawawala ng trabaho. Dahil ako, trabahador rin ako. Kaya lang, nasa Saudi Arabia ko. But, at the same time, nung mapanood ko yung mga vlogs ng mga dating empleyado, na-realize ko na malaki ang punto nila. Bakit? Isa sa ginawang pinagkuhanan ko ng reaction kong ito ay yung napanood ko na audio interview kay Jay Sonsa. Jay Sonsa, if hindi nyo pa naabutan si Jay Sonsa, kung sobrang bata pa kayo, si Jay Sonsa ay meron siyang show, yung Mel and Jay, sa ABS-CBN noon na umeri ng napakatagal na panahon. At naging isa siya sa malapit sa mga big bosses ng ABS-CBN. If I'm not mistaken, kina Gabby Lopez, ganun. Yung siya yung mga... Tapos, ilalagay ko yung link down below dun sa description box sa hanapin ko yung video na yun para magkaroon kayo ng idea kung ano yung sinasabi ko. Sinabi niya doon na marami, matagal nang ginagawa ng ABS-CBN yan, franchise lang sila, wala silang actually prangkisa para mag-operate as a regular program, parang test broadcast lang yun eh. Pero dahil malaki, powerful ang ABS-CBN, nagagawa nilang magpatalsik dahil malakas sila sa gobyerno noong panahon na yun, not this Duterte time. Itong mga empleyado na matagal nang matagal na nagrereklamo against ABS-CBN eh hindi napapansin ng mga nakaraang administrasyon dahil pro sila sa ganyan sa istasyon na to. Ilang kaso na ulit-ulit nang nire-restag dito, inaayos, humihingi sila ng danyos pero nababasura. But this time napansin ng Senado, napansin ng gobyerno. Not because si Duterte ay ayaw sa ABS-CBN verbally, it's because may dahilan kung bakit dapat talagang tingnan at dumaan sa butas ng karayom ang ABS-CBN na yun. Unang-una, test broadcast lang sila, pero wala silang franchise. Yung franchise nila, ang alam ko, yung kanilang test broadcast to operate ay mag-expire na ngayong taon na to. At ilang taon na nilang nire-revisa yun, gusto na nilang maaprubahan para makapag-operate sila as per pay-per-view, which is illegal yung kanilang ginagawa. Meron silang TFC, meron silang mga pay-per-view broadcast, pag may mga, diba, mga laban ng mga boxing. Hindi, mali pala yun, wala pa silang right para gawin yun. Tapos, isa pa yung binilgar ni Jason sa doon yung magbubugaw. Yung bumababa daw, galing daw sa penthouse yung mga hindi pa sikat na mga talents na para gustong sumikat, igagawa ng paraan to the point na alam nyo na, yun na yun. And, si Jason sa sikat, bigating personality, meron siyang stocks. Nabigyan siya ng rights dahil malakas siya sa taas eh. Pero bakit? Binagsak siya. At binigyan siya ng kaso. Which nanalo siya. Silang dalawa ni Mel Tiangco. Panoorin nyo rin yung ano ni Mel Tiangco. Yung kanyang masaya at masilimuot na naranasan sa channel na to. Hindi natin din discredit ang ABS-CBN. Napakaraming magagandang nagawang contribution niyan sa industriya, but the way according to sa mga naabuso nila, mga hindi nila sinahura ng maayos, mga physically, financially, emotional abuse yata yung nangyari, hindi ko alam.
according doon sa mga nagre-reklamo, mga trabahador at mga talents or kung sino-sino yung cameraman or whatever, eh magkakaroon tayo ng idea na may punto sila, di ba? Ang sa akin lang, ang kumbaga naghahati-hati yung aking mind eh, kung pros, di ba? Ito yung mga nagre-reklamo. Tapos marami rin yung mga wala ng trabaho na nakakaawa, syempre meron silang mouth to feed. Meron silang pamilya. Na, huwag mo lang tingnan yung mga big players na yan, yung mga artistang malalaki ng kumita. Pag tingnan mo yung maliliit na artista, yung mga kakarampot lang, yung inaasahan lang nila. Kung mawalan sila ng trabaho, paano na, di ba? Sana, this time, PBS-CBN, pakiusap, make your channel or your network as legal na. Hopefully, maisettle lang maayos ito in a legal way, na wala kayong bribery na mangyayari, na walang gapangan o red tape, dahil iba ang Duterte administration. Hindi dahil ayaw kanila, kundi pag nakita nila talagang may mali sa iyo, mabubulgar ang bago mo. Masalamat tayo sa Duterte administration, dahil kung hindi ma-open ang kasong ito. Yun lang po, maraming salamat. At sana ay huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Bye! Thank you, God bless everyone!